Mga kaibigan, gumawa po ulit tayo ng closet cabinet. Ayan po. Kakaiba na rin po ang design niya. Dati yung pinto. Malit isa lang. Isa lang yan. Ngayon pinagdalawa ko na. Tsaka ito, dati dalawa. Pinag-isa ko na lang. Balibaligtad. Ganun pa rin. Sa dingding pa rin ang gusto naman. Mayari. Ipipix sa dingding to. Kaya ito wala na itong takip. Yung ibabaw lang at saka yung baba. Kasi yun ang baba. Eh, paglalagyan natin ng screw. Ito nakalapat naman ito sa amin, sa dingding, sa wall. Yan po yung pinto niya, yung mahaba para dito sa may hangiran. Tsaka yung isa, maliit dito. Ito po yung isa pa. Pinamasilyam ito. Forward tayo. Bali, natapos na po natin yan masilyahan. At saka nalihan na po yan. Yung manipis lang kasi matagal matuyo yung ano natin. Yung masilya. Ngayon, primer na po natin. Ng automotive primer. Primeran na po natin yan. Tatawin lang po natin. Tapos saka uli papatungan ng top coat na puti. Kaya luwa natin ng kunting itim yung ano. Yung puti para mag light gray. Ayan po. Tapos na po natin top coatan ng light gray. May kunting ano lang itim dun sa puti. Hindi gaano matingkad o matingkad yung kanyang puti. Re-retas na lang natin mga kasi sa task gagalhin eh. Yan po mga kaibigan. Ayang pinto na yan, hindi natin pininturahan. Bali, ang gagawin natin dyan para hindi makikita pa rin yung kanyang haspi sa plywood. Gagamitin natin ng varnish na lang yan. Pipintura ang bali ang babarnish po natin diyan una ang pinaka top coat ay ang ano niya pinaka primer sa gumamit po tayo ng ano sanding sealer para yung butas-butas niya matatakpan ito yan matatakpan pero hindi pa rin siya
Ibig sabihin, andun pa rin yung aspin niya. Yan. Tapos, magtatapot tayo ngayon ng clear gloss. Yan, puro lakar yan, lakar type. Dahil wala tayong spray, wala tayong compressor, nagamit tayo ng camel brush. Yung maliit na i-blush yan. Para kahit paano, makinis pa rin siya. Huwag tayo gumamit ng ordinary ng mga brush kasi malalaki ang ano, malalaki ang buhok yung hibla. Ito, maganda ano ito ang finish nito. Para ding spray. Papayagayin dahil sa malapot siya, lalagdagan po natin ng ano yan, ang thinner. Natin ng thinner yan. Gagamitin mo nating thinner kasi pagkain na sa mga buti lang, namumuti siya. Nagtutubig, nagmumuis. Ang ginagamit ko pong thinner, Buisin. Buisin, laka thinner. Kasi pagka yung mga nakabuti at ibang brand, nagmumuis po. Pagka binarnis mo, finish mo na, namumuti siya. Para may mga anaan. Kaya yung ginagamit ko, lacquer thinner na buisin. Halo na rin natin ang mga natira. Okay lang po yan ang mga namuti kasi pagka pinahin natin yan, bigyan yan. Problema yan. Dahil marami ito, sayang muna natin. Ang cabinet. Ganun din pong gagawin natin doon. I-grant po natin ng ano sa binsela. Kasi hindi ko rin po pinagkurahan. Babarnisin po natin. Nakadalawang pahid na po tayo dyan ng sanding sealer. Pwede na po natin pairan yan ng top coat na clear gloss. Pero kailangan po muna natin yan lihain para makinis. Thank you.
ang gagawin natin dun sa mga pinto na iba, sa hanging cabinet, nandun din ang proseso. Mga dalawang patong ng clear gloss para makintab at mahilis. O kaya tatlo, kung gusto nyo tatlo, pwede rin. Mga ito, mga dalawa lang. Dalawa lang pahit ang gagawin ko sana. Sa top top natin, clear gloss. Ikabit na po natin yung pinto. Susunod na po natin yung handle. Stainless.
natin lagyan ng handle. Sana may kunti kayong natutunan sa aking kunting kaalaman na na-share sa inyo. At maraming salamat. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, kung pwede naman po ay pa-subscribe na rin po. At marami pa po tayong papakitang mga kaalaman, kunting kaalaman na pwede nyo pong kapulutan ng kaalaman din at magagawa po ninyo sa inyong sariling tahanan kung kayo po ang gagawa ng mga DIY na mga gawain. Maraming salamat po at bye-bye.